Majesty Driving School. Kasama mo sa tamang pagmaneho, Majesty Driving School. Dito ay tiyak ka na matututo, Majesty Driving School. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela. Yes, good morning mga KSP. Again, Mr. Richard Lugto na lagi magbibigay sa inyo ng mga malilit na kaalaman, no? Pero yung mga malilit na kaalaman na yan, yan po ang magbibigay sa inyo ng kaligtasan. Sa ating lahat, sa ating mga road user, K-rider ka, driver, pedestrian, or mga tumatawid dyan sa kalsada, yung mga bystander, lahat po tayo is road user, no? So napakahalaga po na itong mga tinuturo natin. Kaya minsan, huwag natin babaliwalain para iwas aksidente tayo. Okay? Again, kasama po natin ang aking general manager, walang iba kundi si Mr. Chris Isanan. Sige, Sir Chris, para mabilisan na, baka excited na kasi ako, excited ako din sa pinagawa ko sa latero natin at pintor natin, no? Quality. Actually, alam nyo, mga KSP, kaya ito, itong negosyo natin na Majesty, itong negosyo ko na Majesty, no? Ito po talaga aking passion, no? Or ito po ang aking forte. Napakahilig ko talaga sa sasakyan. Actually, ako yung magpapakilala lang ng konti sa inyo, no? From 1996 hanggang 2005, ako po ay biyahero ng FX. Okay? Kami po yung pioneer sa mga founder ng transport group dito sa Novaliches. Isa lang naman kami, ha? Hindi naman lahat. Isa po kami, pamilya namin na founder ng pagbabiyahe ng FX dito sa Novaliches, biyaheng MRT or SM, hanggang nagkaroon ng MRT, hanggang Cubao po, no? Hanggang Ayala, bumabiyahe po ako dyan nung araw. Okay? Kaya ito ngayon, talagang passion natin to, itong paghahawak, paghahandle ng mga driver, no? At isa pa, naging chairman din po ako ng transport cooperative. Yan, yung tinayo namin transport cooperative. Kaya talagang taon din po humawak tayo ng mga ng terminal, no po? So, ganito, ito ay nagpagawa ako sa akin latero at pintor ng highway. Kasi minsan wala tayong magawa. Ito, pinaglalaroan natin yung mga kotse-kotsehan, no? Nakakaalis din ng stress. Pero biglang namuo sa isip ko na kasi minsan ako yung nagaganyan-ganyan sa table ko, nakakawala rin kasi ng stress, no? Yan, magpagawa na lang ako ng highway. Then para makapagturo na rin kaysa yung lumalabas pa ako ng kalsada, no? Or ng highway. Eto, siguro naman makaka-relate kayo sa pinagawa ko, lalo na ito. Ang pag-uusapan natin, Sir Chris, ay tungkol sa intersection rules. Yan, sige, Sir Chris, right, explain okay natin. Okay. Pero ito, Sir, ang ganda talaga po sa yung kalsada, no? Walang kalubak-lubak. Yeah. Ayan. Siyempre, alam nyo ba, mga ka-SP, kung saan napupunta yung binabayad natin sa LTO? Baka mamaya kayo, kala nyo, napupunta yung binabayad natin, rehistro, lisensya sa assistant secretary ng LTO or sa DOTR. Hindi po sa kanila napupunta yung binabayad natin, no? Kinaklaro lang natin, no? Saan napupunta yan? Sir, sa pagpapagawa, sir, ng mga kalsada natin. Tapos, yan, siyempre, yung mga maintenance ng traffic lights natin, yung mga pavement markings, no? Yung pera na nakukuha doon, yun ang tawag po doon, yung motor vehicle user's charge. So, yun yung MVUC na kinukuha po o binabayaran natin pa nagpapariso tayo ng sasakyan. Yan, tama. O ngayon, meron pa isa tayong chika, no? Topic lang sana natin, intersection, no? Minsan, magtataka tayo bakit dito lubak-lubak yung kalsada, dito naman maganda. Mm-hmm. Alam nyo po, ang sumisira po ng kalsada natin ay yung mga overloading po na sasakyan. Yung mga sobrang bigat, no? Kaya meron tayong tumitimbang ng mga sasakyan bago pumasok dito sa NCR na sinisiguro ng gobyerno natin na hindi sila makakasira ng kalsada natin. So, under din po yun ng MVUC law, yung Anti-Overloading Act. Mm. Okay. Ayan, kung makikita nyo po dito, ayan, meron tayo dito, nasa na yung overloading. Ayun, sa RA 8794. Ayan, Republic Act 8794, no? Motor Vehicle User Charge Law or Overloading. Yan, batas po yan, ha, mga ka-SP, ha? Baka kala nyo, huli lang yung mga enforcer natin or mga flying squad natin, hindi po, talagang batas po yan, no?
O sige, Sir Chris. Okay. Punta na tayo dito ngayon sa intersection rules, okay, no? Sa intersection rules po, no? No, paalala lang po, tuwing tayo po ay liligo sa intersection, siyempre, kailangan yung tamang landas ang gagawin nyo. Yes. For example, ito ikaw, no? Itong sasakyan na to. Kung ikaw po ay pupunta sa gawi dito na direksyon, kailangan po umabot ka muna dito po sa gitna. Yan. O doon sa X nung yellow box. Intersection. Intersection. Oh. Bago okay. Ka lumigo. Kasi, usually, yung mga nagkakaroon po ng aksidente, dito na po yan lumiliko. Yan. Yan. So, para maiwasan po natin yung salubungan. At yan po yung pinaka-safe, ha, mga ka-SP, ha. Tandaan nyo, ha, halimbawa lang naman, ano, yun nga, sira yung stoplight, at dito kayo, sumemplang yung motor, ha, sorry, ha. Ikaw naman kasi, naka-helmet ba to? Naka-helmet naman siya, kaya okay lang, no? So, yan, iwan muna natin, stand natin dyan. Halimbawa, dito kayo nagkabanggaan, okay? Diyan kayo nagkabanggaan dalawa. Siya kasi padiretso itong motor, no? Dito, so sino ang may mali dyan? Sino ang wala sa tamang linya? Mali po itong dilaw na kotse na to, no? Dito ka kasi dapat dumaan. Okay? Then papunta ron. Yan. Yan. O, sige, balik natin. O, yan. Okay. O, yan pong rider na yan. Hindi po siya kasama dun sa nag-viral nung nakaraang araw na BMW tatlo. So, yun ano. Eh, hindi naman kasalanan ng BMW yan. No? Nasa tao po yan. No? Wala po sa brand ng sasakyan yan or ng motorcycle. No? Mahal o mura. Nasa yun kung yan. Anong gagawin mo. Kaya sa totoo lang, kailangan talaga tama yung ginawa ni LTO. No? Na lahat ng kukuha ng lisensya, mag-aaral po ng theoretical driving course. Kasi tinuturo po yan yung nasa public road ka, yayabang-yabang ka or nagpapasikat ka. Hindi po pwede yun kasi maaari kayo makadisgrasya. Okay? Sige? So, ganito, no? Yung sinasabi ni Sir Chris kanina, kung pupunta ka dito sa kaliwa, ito po yung tama. Okay? Oh, minsan kasi ginagawa natin mga driver, binabaliwala natin to. Dito tayo, sa akin, walang problema kung hindi kayo mahuli ng enforcer. Pero ang problema po dyan, pagka nagkaroon kayo ng disgrasya. Yun. Ang tinitingnan po dyan ng polis, di ba, napansin nyo, pagka nagkaroon kayo ng disgrasya, hindi po agad-agad dinaalis, ayaw pumayag nung nakabanggaan nyo. Kasi, dun po pagbabasihan niyan, kung sino yung wala sa linya, siya po ang may kasalanan or siya ang mananagot. Yes, sir, okay? Pero minsan, ina-advise na rin nung ibang ahensya ng gobyerno na pag nagkabanggaan, ha, pwede naman picturean nyo na agad. Kung ikaw naman yung argabyado, picturean mo agad kasi baka mamaya magsinungaling tong isang driver na to sa kasasabihin nililipat na lane. Nilipat. So, paninindigan niya na tama siya kahit mali. Halimbawa, nagkasabay itong dalawang kotse na to na parehas naman sila papunta rito, sino ang may right of way dyan? Sinasabi po sa batas kung sino po yung malapit sa curb or the vehicle nearest to the curb have the right of way. Yes. So then, kung sino po yung malapit sa bangketa, kung saan sila liliko. Yun. Dito sa sitwasyon na to, sir, obviously, mas malapit ito doon sa lilikuan niya. Alam nga naman, ito pa yung mauna, di ba? Sa layo ng pandemi niya. Alam mo, minsan kaya nagkakaroon ng problema dyan, no? Etong pakanan, masyado ring maingat kasi. Yes. So dahan-dahan. Ito namang si Kararat, etong nandito sa dulo, masyado nagmamadali. So minsan, inaabutan ni Dilaw, etong si Pula. Yes. No? Pero tandaan mo, Dilaw, ano, ikaw na driver ka, yun nga yung sinasabi ni Sir Chris kanina, kung sino na yung malapit sa curb, huwag nyo na pong unahan. Diyan nagkakaroon ng bulihan, no? Yes, sir. Okay. Sige. Oh, so, yun, ano, sumemplang na naman si motor natin. Lasing yata yan, paalala lang natin, mga ka-SP, ha, huwag na huwag kayo magmamaneho ng nakainom. O, kahit yung nagda-drugs, lalo na, bawal naman talaga yan kahit hindi nagda-drive, no? O, kita nyo, sumemplang kasi lasing. Okay? So, yun, ano? Ano pang rules natin? Halimbawa, Sir Chris, etong tatlo na to, yan. Sabay-sabay, dumating. Yan. Okay. Yung apat, sabay. O, yan, yung apat na yan. Sige, dami na natin itong... Tatlo muna tayo. Sige, tatlo. Okay. Yan. Sinasabi po sa batas na
kung sino dyan sa tatlo mauna, sabay-sabayan, for example, ha? Paalala po, ha? Re-remind ko lang kayo, sira yung stoplight, ha? Wala ring enforcer, ha? Itong okay. Case na ganito, ha? Okay. So, solo kayo dyan, no? Nagmamaneho. Sa rule po natin dyan, no? The vehicle on your right has the right of way. Yes. So, sino yung sasakyan mo, sa kanan mo, siya yung may karapatan. So, for example, dito, ito, meron ba siya sa kanan? O yan, ako niya sa gitna. Ito, meron ba siya sa kanan? Ito. Yan. So, ito yung may karapatan. Pero itong sasakyan na to, meron pa rin po. Yan. No? Sasakyan sa kanan niya. So, ito yun. Sipula. So, ito, yung may karapatan na unang umandar. Eh, bakit siya? Tanong muna natin, bakit siya? Siya ang ano ang unang may karapatan kasi wala namang sasakyan sa kanan niya. Wala namang sasakyan sa kanan niya. Yan. Okay? So umandar na siya. Sino naman po ang susunod? Ito po, meron sa kanan. Ito yun naman. Then siya. Okay. Okay. So maliwanag ah mga ka-SP ha. Tandaan nyo, minsan wala ngang enforcer diyan pero pag nagkaroon ng aksidente diyan at hindi pumayag or nagkaroon kayo ng demandahan, yan po ang titignan na yung batas natin na Republic Act 4136, no? Kung sino yung nasa kanan, siya po ang may right of way. Okay? Ayan. So maliwanag doon, ha? So, paano naman to, sir? Ito, ayan. Ha? Tingnan nyo. Sabay-sabay din po silang dumating. Apat naman. Apat. O, ngayon kayo mag-iisip, sino sa kanan? Eh, lahat siya may kanan. O, hindi na lasing to, ha? Hindi na lasing. Hindi na, ha? Ayan. Sabay-sabay. Ito naman po, yeah, eksena na to. Ngayon, sabi naman po sa batas, kung sino daw po yung unang gumulong. Yun. Ayan. Oh. So, isabihin ko sino magulang. Oo, kasi yung alis to. So, kunyari ako po ito nagmamaneho, sabay-sabay kami dumating, ang gagawin kasi ko. Kasi ganyan, Sir Chris, eh. Kaya sinasabing ko sino yung unang gumalaw. Minsan kasi mga ka-SP, may pakiramdaman dyan sa intersection. Oh. So, papakiramdaman ka rin neto, ayaw niya rin gumalaw. No? O pinapapakiramdaman ka rin, ito, walang pakiramdam, anong ginawa niya? Dumiretso. O siya ang unang gumalaw. So, siya ang unang gumalaw. O pagbigyan nyo na. Kunyari ako to ha, dahan-dahan ko yan. Yan. Naka, pasok na ako, pagbigyan nyo na yan. Okay. So dumana siya, then the vehicle on your right na batas natin, dun ulit siya. Yan, i-apply mo ulit. Dito, apply siya ulit, ito naman yung next. Yan. Ito ulit yung next, ito ulit yung next. Dito. Okay. Okay. So maliwanag yun ha, mga intersection rules to ha, mga ka-SP ha. Okay. Ngayon, sa intersection, yung kanina kasi mga eksena natin, puro nagkasabay-sabay. Mm-hmm. Pero ang rule po ng intersection natin, syempre, first to stop, first to go. Yun. Kung sakaling hindi po sagay-sabay, kung sino po yung naunang dumating. O halimbawa, ito yung naunang dumating, ganun siya kalayo, ito, yan, andyan. Tapos ito, tapos panating. Yan, next siya, no? So, nakita nyo naman, nakanguso na itong school bus natin. So, first stop, first to go. Actually, mga ka-SP, no? Yung mga kasabayan ko, kaidaran ko, no? Alam na alam to. Yes, yung mga pumupunta po ng Subic or Clark. Oh, lalo ngayon sa atin. Nasusunod po yan, mga ka-SP. Dito kasi sa atin, lalo na yung mga bagitong driver, no? Yung mga nakakuha ng lisensya na walang pakialam. Hindi naman lahat, no? Hindi nila alam yung ganyan eh. First stop, first to go. Kung sino po yung unang dumating. Actually, sa intersection talaga, lalo na sa Clark, sa Subic, humihinto po yan. With or without na mga sasakyan dyan sa intersection, hihinto yan. Makikiramdam yan, mga 5 seconds. Then, dahil siya nga yung unang dumating, siya po yung may karapatang unang umabante. Tapos dito sa scenario na to, ito naman yung pangalawa. Kasi siya yung mas malapit. Malapit na, susunod na to. Okay, o ito naman ngayon, syempre maabante yan. Okay, hinto ng ilang seconds lang. Diretso. Hanggang dumating po ito. O yan. Yan. Tsaka magdiretso yan. Yun. Okay, so hanggang dito na lang muna tayo kasi masyado tayo mahaba. Tsaka napakarami po natin pag-uusapan dito sa intersection, mga ka-SP, no? Huwag yung babaliwalain ito. Ito po yung magsasagip sa ating buhay, no? So, yun lang, ano? Marami po salamat. Sana ay natuto po kayo sa aming munting vlog, mga ka-SP. Lagi kayong tumutok sa amin sa Majesty Driving School, dito sa page na to. At syempre, lagi kayong mag-aaral sa amin, no? Kami po ay laging alaga namin ang aming mga instructor namin sa pagtuturo. Kung may mga complaint kayo sa aming mga serbisyo, mag-PM po kayo sa akin at pati po yung cellphone number na nakaregistered namin dyan sa LTO, yan po ay personal na number ko po, no? So, yan. Sige po. Sana mag-enroll kayo sa amin. Maraming po salamat. Yeah.
Majesty Driving School. Kasama mo sa tamang pagmaneho. Majesty Driving School. Dito ay tiyak ka na matututo. Majesty Driving School. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na'y magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.